Hello guys, magandang araw sa inyo. I am Leif Garrett at welcome na welcome ka dito sa aking channel. Ayan guys, ito nga pala ay part 2 ng talakayan natin tungkol dun sa mold. Kung hindi mo pa napapanood yun, mas maganda panoodin mo muna yun bago ka pumarito sa video ito, dahil ito ay part 2. Napakahaba talaga ng mold, napakahirap niya intindihin, kaya ginawa ko siya ng part 2. Pero kung talaga namang desidido ka na matutunan to, madali lang to para sa iyo. Nung nakaraan ay tinuro ko sa inyo ang iba't ibang mold. Ilan yun? Pitong mold sa isang key signature. So, isang key signature lang yung ginamit natin yung nakaraan, which is C major or key of C. So, ano-ano yung pitong modes dun sa loob ng key of C? Nandiyan yung C Ionian, D Dorian, E Phrygian, F Lydian, G Mixolydian, A Aeolian, at B Locrian. So, pito yun. Dito naman sa video ito ay i-explain ko sa inyo o hihimay-himay natin yung bawat note sa loob ng iisang mode. So, ano ba yung naging flat? Ano ba yung naging sharp sa loob ng isang mode? So, yun yung pag-aaralan natin ngayon dito sa video ito. So, may ipapakita ko sa inyo mga pictures o mga graph para mas maintindihan nyo yung mga notes sa loob ng isang mode or scale. So, tara. Ayan guys, tingnan nating mabuti yung nasa picture. Basahin natin at unawain natin kung ano nga ba yung nasa picture. Dun sa last na tutorial na ginawa ko, tungkol din dito, ay sinabi ko sa inyo na dapat master nyo, kabisado nyo, yung key signature at yung mga relative notes at chords na nasa loob ng isang key signature. Bakit? Dahil para dito sa video ito ay hindi na kayo gaanong malito. Medyo malilito kayo, pero mas madali nyong mas maunawaan nyo agad kung alam nyo na yung key signature. So, start tayo dito. Pagpaliban muna natin yung D Dorian scale. Mag-focus muna tayo dun sa D major scale. So, D major scale na tayo ha. Wala na tayo sa C major scale. Kumbaga, lumalawak na tayo. D major scale. So, ano yung D major scale? Ito yung D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Ayan, dapat alam nyo na yan. Dahil yan ay major scale. So, yung D major scale, yan yung gagawin nating D Dorian scale. Kung mapapansin nyo, merong open and close parenthesis sa may kanan. Ang ibig sabihin ng B ay flat. So, may nakalagay dito na flat 3rd at flat 7th. So, ano ang meaning nun? Ang meaning nun, yung ikatlo at ikapitong note dun sa D major scale ay magiging flat. Kaya may nakalagay na flat 3rd at flat 7th. So, yung F sharp at yung C sharp, yun yung ikatlo at ikapito dun sa D major scale. Naunawaan ba? So, yun yung gagawin nating flat. Kaya, ang nangyari, yung F sharp naging F dahil ang F sharp, ang flat niya ay F. Then yung C sharp naging C dahil yun yung flat niya. Kaya sa D Dorian scale, ang nangyari D, E, F, G, A, B, C, D. Ganon ang lumabas sa D Dorian. Kaya kung mapapansin nyo, halos same siya ng C major scale, pero nag-umpisa lang siya sa D. And then, dito naman tayo sa E Phrygian scale. Bakit naging E Phrygian scale?
So, focus muna tayo dun sa E major scale. So, ayan. Ano yung mga notes sa loob ng E major scale? Andyan ang E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, at balik sa E. So, dun sa if dun sa Phrygian scale, merong flat second, flat third, flat six, at flat seven. Kaya, ang nangyari, naging flat yung F sharp, yung G sharp, yung C sharp, yung D sharp. Madali nyo naman yung mapag-aaralan kasi meron ng kulay yung mga notes na dapat i-sharp, i-flat. So, kaya doon sa Phrygian, yung E Phrygian naging E, F, G, A, B, C, D, E. At kung mapapansin nyo, halos katulad din siya ng key of C, pero nag-start lang siya sa E. Dumako naman tayo sa Lydian scale. Doon muna ulit tayo sa F major scale. So, F, G, A, B flat, C, D, E. Yan yung F major scale. So, paano daw magiging Lydian scale? Ang nangyari, naging sharp yung 4. Kung mapapansin nyo yung pula, yung B flat natin sa F major scale. So, gagawin natin siyang sharp para makuha natin yung Lydian scale. So, kaya ang nangyari, F, G, A, B, C, D, E, F. At dito naman tayo sa Mixolydian scale. So, dun sa G major scale ay merong G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Paano natin siya gagawing Mixolydian? So, kailangan maging flat yung 7 para makuha natin yung Mixolydian scale. Kaya ang nangyari sa G Mixolydian scale, merong G, A, B, C, D, E, F, and G. At dumako tayo sa Aeolian scale. Tingnan muna ulit natin yung A major scale. Merong A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, at A. At pagdating doon naman sa Aeolian scale, naging flat yung 3rd, yung 6th, at yung 7th. Kaya ang kinalabasan ng Aeolian scale ay A, B, C, D, E, F, G, A. Doon naman tayo sa last mode or last scale, which is Locrian scale. Ito yung may pinakamaraming flat sa lahat ng mode ng scale, which is 5. 5 ang naging flat dito. Flat 2nd, flat 3rd, flat 5th, flat 6th, at flat 7th. Kaya ang kinalabasan niya ay B, C, D, E, F, G, A, and balik sa B. Ayan guys, sana ay naintindihan niyong mabuti. Huwag na huwag kayong malilito dahil baka kasi isipin niyo yung isang mode ay isang root note lang ang pwede paggamitan. Halimbawa, yung do yan, isa din lang pwedeng gamitin. No, hindi ganun. Pwede siyang gamitin sa iba't ibang key. O halimbawa, C do yan, E do yan, F do yan, G do yan. Pwede siyang gamitin. Halimbawa, Mixolydian. Hindi lang siya sa G. Pwede rin A, Mixolydian. Pwede rin C, Mixolydian. Depende kung paano mo siya gagamitin. So, ngayon, ipapakita ko naman kung paano nagwo-work itong 7 modes or scale sa isang root note. Halimbawa, ay C. Pwedeng C Dorian, C Ionian, C Phrygian, C Lydian, C Mixolydian, C Aeolian, C Locrian. Yan, ipapakita ko sa inyo ngayon, guys. So, check this.
Ayan guys, makikita nyo ang pitong scale or ang pitong mode sa iisang root note. So, ang root note natin ay C. Nandyan yung C Ionian o yung C major scale. Sumunod, C Dorian scale, C Phrygian, C Lydian, C Mixolydian, C Aeolian, at C Locrian. Pwede nyo siyang i-screenshot para mas mapag-aralan nyo ng mabuti ang chart na ito. Ayan guys, maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa videong ito. At sana suportahan niyo ako sa paggawa ng mga gantong tutorial sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-hit niyo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest tutorials. So, paano ba yan? Goodbye!